So guys, ganito yung routine ko every morning doon sa ospital sa alaga kong na-stroke. Pagkagising sa umaga, pinunasan, tapos hindi ko na na-video yung pagpupunas ko sa kanya kasi mabilisan, kasi nilalamig siya. So pagkatapos noon, ayan na po, pinapalitan ko na yung tape ng ano niya, ng sa NJT niya kasi laging nababasa pag nag-nebulize ako sa kanya. So araw-araw yan pinapalitan para hindi matanggal at hindi mahugot yung NJT niya. So ayan guys, araw-araw pinapalitan ko yan. Every morning pinapalitan ko yan. Ako na hindi ko na hinahantay na ang nurse ang magpalit kasi minsan uutosan ka din ng mga nurse. Ganun yung alaga pag-aalaga namin guys. Akala nyo madali yung caretaker. Caretaker lang ano namin pero ayun na pati sa alaga. Alaga talaga yung focus namin. So ayun na, tapos ko na siyang na-edikat. Mabilis lang, tapos pag may mga kulangot-kulangot yung nadikit sa ano, tatanggalin mo lang gamit yung cotton buds. Kasi minsan nagsinisipon sila, kailangan mong kakalikutan yung mga hindi ka nais tingnan dyan sa ilong nila. Ganon guys, ang pag-aalaga. Hindi naman siya totally bedridden kasi makakaupo pa naman siya, half lang ng katawan niya ang paralyzed. So ayan guys, tapos ko na siyang nalinisan, tinapatapon ko na din, ayan, sanitize ng kamay. Yan talaga palagi yung tinuturo, laging kung ano, lagi kang nag-aalcohol. So pagkatapos niyan, ito, pagkatapos nun, ayan, dumating na yung gamot niya. Nag-nebulize na kami. Habang nag-nebulize siya, nilalagyan ko siya ng arm brace at saka yung sa paa niya. Para, hindi laging na maluktot yung kamay niya. Hindi laging nakalagay dito sa dibdib. Kasi once maninigas siya, parang pikong-piko talaga yung braso niya. Hindi yun po pwede kasi makasanayan. Kailangan lagyan siya ng brace araw-araw. Kahit once a day or twice a day. One hour lang. Para hindi naman mangalay. Ganun yun po yung advice ng yung sa therapy niya. Pati yung sa paa. Oo. Minsan kasi malambot yung kamay niya. Minsan pag parang tins na yung kamay niya, naninigas pati yung paa niya. Nilalagyan din. Ayan. Pero sa gabi, hindi ko siya nilalagyan ng mga ganun, mga braces sa paa at sa kamay. Para yung kamay niya at yung talampakan hindi ma-deform, kaya lagyan siya ng ganun. So, ayan, tinaas ko na rin yung sa legs na part ng bed. Ano pala to sa public na ward lang, free. Kaya yung bed nila iba din. Manual na paikot-ikutin mo. Kung sa private ka, yung monitor, dipindot na yung electric. So tapos na yung ko sa nebulize. Mamaya guys, huhugasan ko pa yung yung nilagyan ng gamot. At saka yung mouthpiece, hugasan yun siya palagi kasi magmo-moist. Ganyan lang po yung pag-aalaga. Kaso nga lang, hindi mabigat yan ganyang trabaho. Diyan lang ako susurrender sa pagbubuhat sa kanya papuntang wheelchair. Doon.
So ayan, binataas ko na naman kasi ano, hinihingal siya. Ayan, tinataas ko kasi papainumin ko na naman siya ng gatas. Kailangan mauna yung pag-nubalize niya bago ko siya painumin ng gatas. So tinutupuin ko yung ano, yung NGT tube niya, ay yung cord tawag diyan, tube nga. Ay tutupuin siya bago buksan para walang hangin. Tapos titingnan ko yung sa ilalim, kinukuhanan ko yung hangin kasi minsan may hangin eh. Para pagpasok ko sa gatas, tuloy-tuloy hindi siya magbablock. Dito na part sa pagpapainom, pagbubukas ng NGT, diyan na part, ingat na ingat ka na hindi mapasukan ng hangin. Ito lang yung ano, routine ko araw-araw, ito yung routine ko sa kanya. Yung pag-change ng diaper, paano paglagay ng diaper, hindi ko na binibidyo kasi nga eh syempre makikita yung mga katago-tagong ano, yaman, hindi po pwede yun. So hindi ko na siya sinali dito sa pagbibidyo ko. So ayan na, nag-ipis na ako ng ano niya, ng gatas. Kaya nga minsan sabi ko beer na lang ilagay ko dito para makatulugan mo ako paggabi kasi minsan gabi hindi siya natutulog. So ayan guys, so